Tama dito itong si Secretary Benhur Abalos, ano mga tol? Kasi kung ikaw local officials, dapat ang unahin mo yung paglilingkod sa bayan na iyong pinaglilingkuran. Hindi kung saan-saan ka pumupunta, pagdating mo doon sa lugar na iyo, mananawagan ka pa ng pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong sinabi nitong si Secretary Benhur Abalos, sana kayong mga LGU officials na nagpa-participate sa mga ganyang devil rally, makinig kayo at maging basihan po ninyo ito sapagkat hindi naman talaga tama ang ginagawa ninyo at mga sinasabi ninyo. In particular, ito po yung pahayag ni Secretary Benhur Abalos. Sabi niya, some of the remarks made by local officials at the hakbang ng Maisug prayer rally last night, referring po iyan sa Cebu prayer rally last February 25, 2024, were quite disturbing and inappropriate. As public officers, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. Tapos mapapakinggan ninyo ang mga ganitong uri o kataga dito kay Baste Duterte. Ipakita ko lamang sa inyo mga tol, ha. Sabi nitong si Baste Duterte sa mga pangyayari kung saan siya nga po ay nagsalita laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Last January 28, unahin natin. Sabi niya, Mr. President, kung wala kang pag-ibig at wala kang aspirations para sa iyong bansa, resign. Sinundan niya pa yan ng mga katagang panunumbat. Regarding the ICC, I want to bring this up here. Remember that it was my father who allowed the burial of your father. Ngayon, sinabi pa nitong si Baste Duterte last February 25 naman, yung pinalalabas niyang hindi pagtupad ng pangako daw ng ating mahal na Pangulo, alam naman natin na hindi naman po yun pangako kung hindi pangarap ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya, gagamitin mo pa sa pagsisinungaling ang 20 pesos na kilo ng bigas. Scam ang tawag doon. In short, ito kasi yan. Kung politiko ka at tatayo sa entablado, ano man ang sasabihin mo, tatandaan niya ng mga tao. Aba, nakakalimot yata itong si Baste Duterte na kung meron mang nangako na hindi na itupad, walang iba kung hindi tatay niya mismo. Ipaalala ko lamang sa inyo, isa lamang ito pero napakarami nun 3 to 6 months, tapos ang problema sa illegal na droga. Natapos ang 6 na taon na panunungkulan ng tatay mo, hindi naman natapos ang problema sa droga. Kaya siguro dapat itong payo nitong si Secretary Benhur Abalos, pag-isipan mong maigi, Mayor Baste Duterte, we should set an example to our constituents as we represent our community, most especially the youth who are watching. We should avoid using vulgar and abusive language. Ang problema kasi, parang nasanay na kayo sa lengguwaheng ginagamit ninyo sa loob ng inyong tahanan. Palibasa ang tatay mo at mga kapatid mo, palamura, kaya dinadala mo na rin yan sa publiko. We can always communicate our opinions with civility. We must always keep in mind that the code of ethics of public officials requires that we carry ourselves with integrity, professionalism, and respect to all colleagues and to all Philippine people at that. In sum, let's promote professionalism, good conduct, and respect to the institutions that embody the aspirations and values of the Filipino people. Mayor Baste, at sa mga katulad mong palamura, kung gusto ninyo ng ganyang kultura, i-confine nyo na lamang sa inyong sariling pamilya, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo, huwag mo nang idamay ang publiko. Tapos, maalala ko lang din mga tol, merong isang opisyales ng gobyerno ngayon na ang kapal ng pagmumuka. Ang tinutukoy po natin, ito pong chairperson ng National Youth Commission na si Ronald Gian Carlo Cardema. Napakakapal ng pagmumukha nito. Appointed ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos, ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang chairperson ng NYC sa ilalim ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakakabwisit, ito yata ay wala ring delikadesa sa kanyang sarili. Na kung ikaw sumasama sa mga ganitong uri ng pagpupulong,
na nananawagan ang pagbibitiw ng Pangulo, eh dapat bitawan mo yung pagiging chairperson ng National Youth Commission, ang kapal ng pagmumukha mo, Ronald Giancarlo Cardema. Dito sa post nito pong si Sir Benji Contreras, kinall out niya itong si Cardema. Sabi niya rito, si NYC Chairman Ronald Cardema ay kasalukuyang government official ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong January 28, sa halip na pumunta sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Luneta para sumuporta sa programa ni PBBM, sa prayer rally sa Davao City siya pumunta bilang suporta kay ex-President Digong. Noong February 25, muli siyang pumunta sa prayer rally sa Cebu City para suportahan uli ang mga Duterte. Nak ng teteng ka, Cardema. Kung ikaw talagang loyal sa mga Duterte, bitawan mo yung posisyon mo ngayon. Ang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, kasama ka sa kanyang gobyerno, sasama ka sa mga ganitong uri ng panawagan, minumura si Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng publiko, sasabihan ng drug addict nitong si Rodrigo Duterte, tapos pagbibitiwin sa katungkulan ng kanyang anak na si Mayor Baste Duterte, tapos nandyan ka, magkaroon ka ng delikadesa sa sarili mo, iwanan mo yung pwesto mo na yan. Si Cardema ay appointed bilang NYC chairman ni ex-president Digong noong August 23, 2018 hanggang May 2020. Muli siyang inappoint ni ex-president Digong bilang NYC chairman noong January 17, 2022 at kabilang siya sa mga holdover appointed government officials sa administrasyon ni PBBM. Sana mapansin ito ng kasalukuyang gobyerno, ano, na meron po kayong kasama ngayon, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa katauhan itong si Cardema na binabackstab ang kasalukuyang gobyerno. Nak ng teteng, magbitiw ka sa pwesto mo, Cardema. Hindi yung kapit-tuku ka dyan sa katungkulan mo, pinapasahod ka ng taong bayan, yet ang gobyerno sa kasalukuyan, pinatraibro mo. Ano pa ang sinabi dito ni Sir Benji? Pero hindi siya katulad ng mga former appointed officials ni ex-President Digong na reappointed ni PBBM like NSA Eduardo Anyo at Sol Gen Menardo Guevara na tapat na nagsisilbi kay PBBM at hindi nagpapakita sa dalawang prayer rallies ng mga Duterte. Si Cardema ay palaging present dito. Cardema's loyalty to PBBM is questionable. He can serve two masters. He should resign his position as NYC chairman because of his undeniable loyalty to the Dutertes who had maligned PBBM in many occasions. At nananawagan ngayon itong si Sir Benji Contreras na magbitiw ka dyan sa tungkulin mo, Cardema, huwag mo nang intayin tanggalin ka pa ng Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kakapalan ng pagmumukha mo at sumasama ka sa mga panawagan ng pagbibitiw para sa ating Pangulong Bongbong Marcos, eh bawas-bawasan mo yan. Magbitiw ka na sa iyong panunungkulan. Magbitiw ka, Cardema, bilang chairperson ng NYC. Maraming salamat po sa inyo mga tol. But before I let you go, please subscribe to this channel, follow our page, and follow nyo na rin po ako dito sa ating TikTok account. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.